Shout out tayo mga idol sa lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Shout out kay Miss Miami Laurel, Idol Marvin Maliveran, Ava Atender, Luz Pool, Amadeo Flores, Gerald Anyobu, Badet 32 Taiwan, Jose Pacificador, Lady B 73 MB, Velasco Family, Rona Villalos, Norlin Picatsi, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo, sa lahat ng mga horror narrator, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Mabuhay po kayo. Sabi ni Lulu Tikoy kay Lulu Timyo, kailangan natin na makalayo agad sa kuta ng mga ungga-ungga. Dalhin natin agad ang mga ito sa patag. Pagkatapos, mabilis na nagsitakbuhan ang mga ito sa gilid ng ilog. Ang plano ni Lulu Tikoy, dadaanan muna nila ang mga dalang kabayo at karwahe para makalabas agad sila ng gubat at makababa doon sa patag. Pero nakasunod pa rin sa kanila ang mga takti at mga ungga-ungga. Alam nilang hindi sila titigilan hanggang hindi sila maabutan. Kaya sabi uli ni Lulu Tikoy kay Lulu Timyong habang tumatakbo sila, Timyong, dalhin mo na sila doon sa batuhan, doon sa pinagtataguan natin sa mga bihag. Lumabas kagad kayo ng gubat at bumaba ng patag. Ako na ang bahala sa mga nilalang na ito. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na ang mga ito. Napatigil sa pagtakbo itong si Lulu Timyong at napatitig kay Lulu Tikoy. Nag-alangan ito sa sinabi ng matanda dahil sobrang dami pa naman ng mga nakasunod sa kanila na mga nilalang. Pero naisip din ito na kung patuloy sila nasusundan ng mga takti at mga ungga-ungga, baka mapahamak pa ang mga dala nilang bihag. Mag-iingat ka, Tikoy. Ang tanging nasambit nitong si Lulu Timyong at muling tumakbo ang mga ito papunta doon sa batuhan. Habang itong si Lulu Tikoy, inihanda na nito ang dalang pamalo. May kinuha na din itong kulay pula na tila at itinali sa kanyang kanang braso. Dumura-dura sa paligid itong si Lulu Tikoy. Napakaraming mga kalaban at kailangan niya ngayon ng dubling ingat. Maaaring katapusan na niya kapag nagkamali siya. Mabilis na lumilipad ang mga nilalang papunta sa kanyang kinaroonan. Rinig na niya ang kakaibang ingay ng mga ito. Pumikit si Lulu Tikoy at taimtim na nag-uusal ng dasal at orasyon. Ilang sandali nang makalapit na ang mga nilalang sa kanya, agad na dinaluhong siya ng mga ito. Napakabilis na bumulusok ng lipad ang mga ito papunta sa kanya. Nang makalapit na ang mga takti at mga ungga-ungga, dumilat na bigla itong si Lulu Tikoy at umikot ito sa bayhampas sa dalang pamalo na nagliliyab. Tinamaan agad ang apat sa mga ito at agad na bumagsak, namimilipit agad sa sakit. Sinubukan naman siyang abutin ng mga takti galing sa kanyang likuran. Pero nang sumigaw si Lulu Tikoy ng tatlong banyagang salita, biglang bumagsak ang apat na mga takti sa kanyang likuran at dalawa pang ungga-ungga sa kanyang harapan. Pinaghampas agad ito ng matanda sa dalang pamalo. Bawat tamaan, agad na magliliyab ang mga katawan ng mga ito. Pero pinalibutan na itong si Lulu Tikoy ng maraming mga takti. Kahit na sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito, patuloy pa rin na umaatake ang mga nilalang sa kanya. Natamaan na din siya ng mga kalmot nito.
Tatlong ungga-ungga pa ang kanyang tinamaan at napabagsak. Pero kinukuyog na itong si Lolo Tikoy ng napakaraming mga takti. Kaya hindi na niya napansin ang bigla ang pagdaluhong ng mga ungga-ungga galing sa kanyang likod at sa kanyang uluhan. Pumulupot na agad ang matitibay nitong mga bituka sa kanyang braso at kamay. Buti na lamang agad na nakahulagpos ang isang kamay ni Lolo Tikoy na may bitbit na pamalo at pinaghampas na niya ang mga nilalang hanggang sa bumagsak na ang mga ito sa lupa, nangisay at nagliliyab ang mga katawan. Wala nang pakialam pa itong si Lolo Tikoy kung tamaan man siya ng mga kalmot ng mga takti. Ang importante, hindi siya matamaan ng mga atake ng mga ungga-ungga at hindi siya mapulupitan ng mga bituka nito. Tumakbo ang matanda papunta doon sa gilid ng ilog. May nakita siyang batuhan ang nandoon at dito siya sumandal. Sa tingin ni Lolo Tikoy, hindi na siya maatake ng mga nilalang galing sa likuran. Patuloy na nakipaglaban ang matanda sa mga takti at mga ungga-ungga hanggang sa mapatay pa niya ang iilan sa mga ito. Pero mas maraming mga takti ang nakabulagta sa lupa. Nasusunog ang mga katawan ng mga ito. May mga sugat na din itong si Lolo Tikoy at nakaramdam na din ito ng pagod. Pero lalong nagsumidhi ang kagustuhan ito na pabagsakin ang mga nilalang at nang hindi na makapamisti pa ang mga ito sa mga tao na naninirahan sa patag. May mga ungga-ungga ang umatras na, pati ang mga takti. Nagdalawang isip na ang mga ito na umatake dahil sa dami ng nakabulagta sa lupa. Mahigit sa kalahati na ang nabawas sa bilang sa mga ito. May malaking sugat itong si Lolo Tikoy sa kanyang likod at paa. May ilan din sa kanyang mga kamay at braso. Pero hinabol pa rin niya ang mga nilalang doon sa mga kakahuyan at patuloy na pinag-aatake. Lumipas ang ilang minuto, muling nasusugatan ng nilalang itong si Lolo Tikoy dahil ang mga takti at mga ungga-ungga na kanyang hinabol, napilitan ang mga ito na lumaban sa kanya. Dahil kahit na papalayo na sila, humahabol pa rin itong si Lolo Tikoy at inatake ang mga nilalang. Sa tingin nila, desidido talaga ang matanda na ubusin sila. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa dumating ang mga ito doon sa gilid ng ilog. Makalipas ang ilang minuto, napatay na ni Lolo Tikoy ang lahat ng mga ungga-ungga at mga takti na naabutan niya. May ilan naman sa mga ito ang tuluyang nakalayo. Pero sa tingin ng matanda, kakaunti na lamang ang bilang ng mga ito. Habang doon sa unahan, may nakita pa itong si Lolo Tikoy na apat na ungga-ungga na pilit na lumilipad papalayo. Pero sa tingin niya, nahihirapan na ang mga ito dahil sa mga natamong sugat. Sinubukan ni Lolo Tikoy na sundan ang mga ito. Pero dahil sa kanyang mga sugat at sa labanan, nanghihina na ang kanyang katawan. Nang didilim na din ang kanyang paningin hanggang sa paghakbang niya at pagtapak doon sa batuhan, nawalan na ito ng balanse dahil sa sobrang pagod at sa dami ng sugat na kanyang natamo. Nahulog ito sa batuhan at bumagsak doon sa tubig. Tuluyan nang nawalan ng malay ang matanda at tinangay ito ng agos ng tubig. Habang sinalulutim yung nang makalabas na ang mga ito ng gubat, pinauna na niya ang mga kasamahan at mga bihag. Ang bilin niya sa mga ito, doon na sila magkita-kita sa kabilang bahagi ng isla.
hihintayin lamang nila itong si Lolo Tikoy. Pero makalipas ang ilang oras na paghintay ng dalawa, wala pa rin si Lolo Tikoy. Kaya nagsimulang mag-alala na ang mga ito sa matanda. Sabi ni Lucas, "Lolo Timyong, nag-alala na ako kay Lolo Tikoy. Apat na oras na ang paghintay natin, pero wala pa rin. Paggabi na." Ang sagot naman ng matanda, "Lucas, susubukan natin na balikan doon sa pusod ng kagubatan. Masama na din ang kutob ko." At muling pumasok na ang dalawa doon sa kakahuyan. Kailangan nilang tingnan kung nasaan na itong si Lolo Tikoy. Makalipas ang mahigit sa isang oras, nakita na nila ang mga nagkalat doon ng mga bangkay ng mga takti at mga ungga-ungga doon sa kakahuyan. Pero wala si Lolo Tikoy. Hanggang sa sundan nila ang mga bangkay doon na papunta sa may ilog. May ilan pa din silang nakikita doon sa mga batuhan na mga nilalang na nakabulagtak. Pero wala pa rin doon itong si Lolo Tikoy. Nag-uusal na ng mga orasyon itong si Lolo Timyong para maramdaman niya ang kanyang kaibigang matanda. Pero nang makarinig sila ng mga angil doon sa gilid ng talampas, sinubukan nilang puntahan ito. Nagkarga na sila ng mga matataas na uri ng mga orasyon, mga pambakot at pati sa bulag para hindi sila maramdaman agad ng mga takti at ungga-ungga. Hinagilap nila doon sa mga kakahuyan at doon sa mga batuhan, pati na doon sa may ilog. Wala pa rin silang nakita. Lumipas ang dalawang oras na paghanap nila. Sabi nitong si Lucas, "Ano na ang gagawin natin ngayon, Lolo Timyong? Wala si Lolo Tikoy. Kinakabahan ako. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanya." "Oo, Lucas. Wala si Tikoy. Hindi ko naramdaman ang pwersa niya. Pero kailangan natin na makalabas ng gubat bago maggabi. Hindi natin kakayanin ang mga nilalang kung aatakihin tayong dalawa. Malalim itong sugat ko sa aking braso at paa. Hindi ako makagalaw ng maayos. Susubukan natin na balikan bukas ang gubat na ito. Isasama natin ang iilan sa mga kalalakihan na kasamahan natin doon sa patag. Sa tingin ko, pilay na ang grupo nila dahil malaki at marami ang nabawas sa bilang ng mga ungga-ungga at ng mga takti. Tara na, Lucas.